Ang gulong na Mio Patsyo ay merong size lamang na 12. Talaga ba, no? Mas maliit pa pala siya sa mga ibang kapatid niya na Mio. Ang tailay naman ito ay nakabulb pa, no? Imbis na naka-LED na, nakabulb pa siya. Yan, ito pa isa. Yung battery niya nasa ilalim, no? Paano kung bumaha? Ito pa isa sa ayaw ko sa Patsyo kasi yung headlight niya nasa ibabaw, no? Alright, what is up guys? In today's vlog, isisilipin natin si Mio Patsyo at yung mga honest feedback and reviews ng mga naunang owner nito. Yan, disclaimer lamang po guys, sa mga nauna kong nabanggit na issue, mga issue yun ng mga walang pambili gaya ko, no? Yan, sa mga bago pa naman sa aking channel, welcome sa inyo. Sa mga luma naman, welcome back. At sa mga di pa nagsusubscribe, ano? Baka naman, let's go. Okay, itong video natin na ito guys, papakilala ko muna sa inyo si Mio Patsyo. Yan yung tamang pronunciation, mali yung sinabi ko nung una na Patsyo, no, mali pala yun, no? So Patsyo, ito yung spelling, no? Tsaka pagkakapronounce, Patsyo. Yan. So bago tayo pumunta sa exciting part o yung mga honest customer feedback and issue, papakilala ko muna sa inyo ulit itong motor na ito. Yan, pagdating natin sa gulong, si Mio Patsyo ay merong 110/70x12 na gulong sa harap at likod. Iisa lang yung size nila, pero tubeless ito. Comparing sa mga naunang kapatid nito na by 14, ito naka-tubeless na, tapos by 12 lang, magiging advantage ng motor na ito ay mas madali itong iliko-liko dahil mas maliit yung kanyang gulong. And isa pa, yun nga, sabi ko nga pa ulit-ulit, tubeless, no? Ibig sabihin, kapag naka-tubeless yung gulong mo, hindi siya basta-basta dadapa kung sakali na mapaplatan ka o mabubutasan ka ng gulong. Regarding sa ginamit na gulong dito, ang ginamit na gulong dito is Dunlop, isa sa mga trusted ko or prepared ko na brand ng tires na pagdating dito sa mga gantong motor. Yan, pagdating naman sa mags natin, wala namang magiging kakaiba rito. Pero ang ganda, no? Parang RB6 ang istura niya, no? Parang lang naman, no? Comment down below guys kung medyo nakahabigan niya siya. Tapos glossy black lang, man. Glossy black. Regarding sa braking system natin, dito meron tayong caliper na Yamaha. Tapos ang brakes sa harap is naka-disc brake. Sa likod naman ay naka-drum brake. Yan, papakita natin mamaya. Suspension naman natin sa harap, naka-telescopic. Tapos unit swing sa likod. And since marami na sa inyo nakakilala kay Patsyo, eto, papakita ko sa inyo yung itsura niya. No, magko-comment na lang mamaya pagdating sa montage. Eto yung pinaka-itsura ng harap niya. Yan, napanood yung ating preview yan. Bibigyan ko lang ngayon ng insights, no, para sa akin, sa mga nakasubaybay sa akin channel, no. Lagi ko sinasabi na pag sinabing retro looking or classic looking, eh, talagang panalo sa akin yan. Poging-pogi para sa akin. So, Mio Patsyo wins my heart. Aww. Signal lights natin yan, naka-bulb type tayo. Tapos dito, sa headlight natin is naka-LED. Yan guys, ito yung pinaka customer feedback namin pagdating dito sa headlight niya, no. Si headlight niya is sabi ng karamihan na nakabili ng Mio Patsyo, tinanong namin kung ano yung mga na-experience nila. Etong headlight ay may mahina, no, mahina ang beam niya o mahina yung nilalabas na ilaw niya. Hindi natin alam kung bakit o anong dahilan. Pero actually guys, nung na-test drive siya, yun din napansin ko sa kanya, mahina yung headlight niya. Tapos halos parang nakatutok siya doon sa pinakamata nung kasalubong mo, no. Yun lang naman yung naging honest feedback pagdating sa headlight. Since nabanggit na rin pala yung headlight, ito pa isang personal ko rin na na-experience sa Patsyo na sinabi rin at binanggit din ng karamihan sa mga nakabili nito. Yan, sa aming branch lang, no. Syempre depende pa rin, iba-iba pa rin yan. Syempre iba-iba ng mga sumasakay dito. Yan yung shock niya sa harap at likod, medyo may tagtag, no? So dederecho na natin, medyo matagtag ang shock nito sa harap at likod. Pero other than that, walang magiging problema sa unit, lahat very smooth niyan. So yun lang yung mga nabanggit ng mga customer natin dito. Yan. So doon sa mga dalawang nabanggit, napakadali lang ng nilang adjustment, no. Dito sa headlight, pwede ka magdagdag ng auxiliary lights para sa kung sakali gusto magdagdag rito, pwede naman. Kaso nga lang parang masira yung design niya, no, masira yung forma niya, no. Depende, iba-iba tayo ng pananaw. Tapos pagdating sa shocks, maraming aftermarket na shocks na mas maganda ang play comparing sa stock nitong Patsyo. Okay, punta tayo sa switches ng unit and levers. Yan, levers natin, drum brakes sa likod, tapos disc brakes sa harap. Expect nyo na mas matigas talaga yung brakes ng harap kasi nga nakandis. Tapos ginagamitan siya ng oil. Ano ba tawag doon? Ginagamitan siya ng brake fluid. Yan, nakalimutan ng nakakabuti. Ang tagal bago na, ayun ha, kinatune ha, bago masabi. Napakatagal ko bago nabanggit. Pagdating sa grip natin, eto. Yung itsura ng grip natin is parehas-parehas doon sa unang nilabas na classic looking na Yamaha disc. Yun, naabutan ko lang ha, syempre ha, naabutan ko lang. Si Pino. Yan, parehas sa parehas sila ng anong grip tsaka ng bar end dun. Sa kabila ganun din. Yan, which is okay, maganda pa rin para sa akin kasi nga ganito talaga yung pinakatsura ng mga classic looking na grip. Yan, switches natin, high and low beam, signal light, step and right, tapos busina sa ilalim. Yan, sa ibang motor, baliktad, no, busina dito tapos signal light sa ilalim, no. Yan, sa kabila naman nandito yung stop and start na switch. Yan, tapos hazard.
Yan. Ito yung isa sa okay sa patio, no? Kasi meron siyang hazard. Tapos nga, meron siyang stop and start switch. Yan. Tapos, electric starter o yung push starter dito. Pagdating sa side mirror natin, yan. Kitang-kita nyo naman, di ba? Cellphone lang ang gamit natin sa pagbablog, no? Pero na-maximize natin. Yan. Pagdating side mirrors natin, yan. Ito yung medyo papalitan ko na lang, no, sakali na makakabili ako ng isa sa mga ganito, which is yung classic na talaga na bilog. Yan. Pero other than that, kung hindi nyo naman papalitan, walang problema, makakakita pa rin kayo ng maayos. Yan. Yan, meter panel natin, LED na. Ito yung okay din sa patio is ito, naka-inverted LCD na siya. Yan, ibig sabihin na mas kitang-kita na siya na pagka nasa umaga ka or nasa gabi. Depende kung anong oras mo siya ginagamit, basta kitang-kita na siya. And yun, isa pa sa okay dito sa unit natin is yung Y-Connect app, no. Meron na ding itong Y-Connect. Yan, yung Y-Connect kasi depende sa gagamit, eh, no. Pero magagamit ito ng tao na maarte sa mga fuel consumption. Yan, eh, may mga ganyang mga bagay. So, matitrace na nila yung ano yung itong araw na to. Dito mas lumakas yung fuel consumption ko sa araw na to. So, yun yung mga mahilig sa statistics pagdating sa riding nila. So, bagay na bagay yung Y-Connect app sa mga ganong kamitikulosong tao. Pero syempre, yung ibang gumagamit naman ng Patio, eh, talagang ginagamit lang nila sa daily drive. Wala naman ibang hinahanap, no, gaya ko, hindi naman ako naghahanap ng mga ganong-ganon. Tapos ang information na makikita natin dito, auto, trip, yan, tapos yung oras, yan, battery. So yun lang naman yung pinaka-importante. Speedometer, odometer, nandyan, tapos yung fuel gauge, ayun yung mga importante, no. So yung battery, yun din. Nabanggit ko yung voltometer, yan, para sa battery. Sakto-sakto yan dahil nga si Mio Fazio, eh, wala siyang manual starter or kickstarter. Yan. Additional info pa, meron siyang check engine na ilaw sakali na magkakaproblema. Sakali naman na isa kang Fazio owner na umilaw agad yung inyong check engine, punta ka na agad sa pinakamalapit na casa para malaman kung ano yung diferensya ng motor mo. Sa bandang ilalim natin, nandito yung electric power socket. Yan, electric power socket. Kinaganda ba nito? Meron siyang lead, di ba? Pagdating kasi sa NMAX, naka-electric power socket siya, tapos yung leaded na glove box niya nasa kabila. So ito mas maganda, no, kung mabiyahe ka, safety talaga. Ayan. So plus 1 point yan para kay Yamaha, di ba? Sa kabila naman, meron din siyang lagayin dito ng bote, no? Siguro mga 500 ml, no, para hindi tumama sa susian. Yan, kasha dyan na. O kaya naman, eh, umbrella, no, dahil nga, ayan, medyo maulan dito. Isa pa sa nadagdag dito na tingin ko makakatulong sa akin at sa karamihan, eh, itong yan, double hook carabiner niya. So yan. Pwede, nakikita nyo guys, no? Ito, pwede nyo lagayin ng helmet to. Diba? Minsan kasi, pagka tinatamad na tayo mag-helmet, yan yung pinamili nating isda, nilalagay na rin natin dito, tapos katabi ng helmet. Di mag-aamoy isda yung helmet mo. Dito, pwede mo siyang ilagay, no? So, may separation na siya. Yan, kung sakaling dalawang item na hindi pwedeng pagtabihin yung dala mo, yan, pwede mo siyang pag-iwalayin dahil dito sa double hook carabiner. Yan, so magko-comment pala, no, na bakit may computer dito sa ilalim, kasi ngayon, eh, under renovation po kami. Yan, so nakita ko lang tong unit natin at napagtripan ko kong i-vlog, di ba? So ganoon lang naman talaga tayo. Yan, additional points pa rin para sa akin dito sa Patio. Etong, yan, etong legroom. Napakalawak ng legroom niya, no? Kahit may height na 5'9", eh okay na okay din dito sa motor na to. Kasi nga, walang balakid dito. Yan, wala siyang aerodynamics, kaya meron kung anumang eklabo na yan. Okay, but sa ilalim natin, makikita natin dito sa footboard yung battery location. Yan. Sa mga magsasabi na paano kung bumaha, syempre, di ba? Eh, komosis na lang. Bakit motor ang gagamitin mo sa baha? No? Hindi ka na lang mag-jet ski, di ba? Pero, kidding aside guys, worst case scenario, kung wala ka na talaga magagamit, no, pagka dadaan mo sa baha, pwede naman, basta hindi lalagpas dito sa, ano mo, dito sa footboard mo yung baha o yung tubig. Kasi sa ilalim, magiging safety pa rin naman yan. Hindi pa rin naman papasukan yan. Huwag lang papasok, huwag lang masasakop pati yung, ano mo, pati yung footboard mo. Sigurado, abuting ka talaga. Pagdating sa upuan natin yan, hindi ganong makapal yung ginamit na foam dito, no? Pero tingin ko naman, magiging komportable ito dahil sa lapad, di ba? Pero ganun pa man, eh, two-toned yung ginamit na leather dito, yan, sa pillion. Tapos ito yung sa rider, yan. Tingin ko sa rider mas makapit, eh, no? Siguro ito talagang alam ng Yamaha, no? Pagka rider ka, no? Dapat madulas yung sa pillion, no? Para pag pumeno ka, diretso sa'yo. Diba? Pero sakto pa rin naman, makapit pa rin naman siya, guys, yan, ah. Underseat na tayo, yan. Sa underseat storage natin, makikita natin dito yung CCU. Nandito yung QR code, kaya tatakpan ko, no? Para dun sa, exclusive lang yun, para sa unang may-ari, diba? Siyempre, mamaya, connect nyo, no? Habang nire-review natin, kinonect nyo rito. Pero wala naman chance kasi magkalayo kayo dun sa motor. Tapos, eto. Nandito yung gas tank niya, tapos nandito yung warranty guidebook, owner's manual, tapos basic tools sa ilalim. Speaking of undersea storage, meron itong 17.8 liters na undersea storage. Yan. Testingin natin dito kung kakasya yung full face helmet ko. Yan. Big shoutout sa ating helmet na Spider. Yan. Shoutout Spider Philippines and Empty Helmets. Yan. Yan. Ang helmet of the day natin is Spider Strike. Testingin natin kung kakasya. Yan. So yan, tingin ko kasya naman, no? Diba? Kasya naman, wag nyo lang sasara.
Yan, tagal na natin yan. Kung gusto nyo mga gantong klase ng helmet, no, so magsasabi ng maganda, eh, available ito sa mga Gear Up branches nationwide and Spider Philippines page, Epic page and Shopee yan. Links down below. And, pero alam ko, natesting ko na rito yung half face ko na Spider Reboot. Nagkasya naman siya, no? Pera lang yung full face natin. Kasya din, kaso nga lang, hindi na may sasara talaga. Magkakasya siya pag hindi nyo sinara. And fuel tank natin eh merong 5.1 liter na fuel capacity yan. Regarding naman sa fuel efficiency nito, eh naglalaro ito sa 48 to 53 km per liter yan. Depende na rin sa rider's weight, traffic and throttle habit etc. Balik na rin natin to, no. Shoutout sa may-ari nito, no. Pinayagan niya tayong i-vlog yung unit natin. Grabber natin yan, but finish. Wala rin naman masasabi dyan. Maganda pa rin at sakto-sakto pa rin sa motor. Yan, pillion footrest natin. Komportable pa rin sa angkas to. Siyempre. Okay, punta na tayo sa engine. Engine ito ay ginamitan ng single cylinder, single overhead cam, 4-stroke, 2 valves, air-cooled, blue-core hybrid engine, tapos 155cc na. Ito yung tsura ng muffler niya, guys. Parehas lang sa mga kapatid niyang Mio. Naiba lang sa kanya yung heat guard. Medyo malapa dito. Sa kabilang side, nandito yung side stand natin. Kinaganda sa side stand ng Patsy, ay meron na ding side stand kill switch. And tapos ito yung airbox, tapos ito yung crankcase. Napansin ko lang guys, yung crankcase ng Fazio ay mas maliit compare sa mga kapatid niya na 125 na MIUI, 125 Solai, etc. Braking taillight natin, nakabal pa siya. Pero wala namang magiging problema para sa akin dahil visible pa rin naman ito sa daan. Tapos signalized na yung incandescent bulb, yan, tag 10 volts, nakabalb din. Yan, para naman sa ating mga plaka, meron na rin tayong ilaw dyan, no? Binuksan ng Fazio yung kanyang... Ito yung cover nito, no, nakabukas na siya para hindi na magdagdag ng additional plate light. So meron na agad siyang plate light yan. Tapos yung ginamit na fender dito, ito, nag-absorb siya ng shock, no, so hindi siya basta-basta mababasag. Then meron tayong reflector dito sa bandang ilalim for added visibility sa gabi. Ito pala itsura ng unit guys sa gilid. Yan, video natin. That's it for this vlog guys. Maraming salamat sa mga nanood and don't forget to click the subscribe button. Also, hit the notification bell para lagi kayo updated. And syempre guys, papalon na rin ng aking FB page yan, WinMoto, para sa supportang malupit. Yan. Pag naka 10k tayo dyan, no, mamimigay tayo ng Patsyo. Limited edition, sticker. Biro lang guys, pero sana eh, mapalon nyo pa rin ako sa aking FB page. Aww. That's it guys, I win out. Peace.